Nare-realize mo ba na sa dami ng nangyari na sa atin, hindi pa tayo nakapag-date? Sinabi ko kasi sa kanya na she'll have the best first date ever. Pero hindi ako makakuha ng reservation sa restaurant na gusto ko. Pwede ba akong tulungan makakuha ng reservation? Okay. Ang ginagawa mo? May dumi ka sa bottle. I was removing it. Lucille, may precedent na ang kaso mo. May plano ako. I'm really sorry, Leah. Hindi ko alam na mangyayari to. Yun ang sinigurado ko, Mateo. Mr. Rodriguez, ginagawa niyo? Eh, di sinisimulan ko na ang best date ever natin. Mahal na mahal kita, Mateo. Mahal na mahal din kita, Leah. Sarap pa dito kaysa doon sa pasosyal na Luchanis na yun. At dito, siguradong maganda ang view. Dig in. Mm-hmm. Masarap to eh. Uy, ano nagawa mo? Hindi mo kakainin yan? Akin na nga! Ano ka ba? Ang sarap-sarap niyan eh. Na ako kakain yan. Kumakain na ito. Ang arte mo naman! Hindi ko kaya. Sarap-sarap eh. Hindi ko kaya. Hindi mo kaya. Ayan nga, ang pakla-pakla ng lasa ng root beer. Tapos iniinom mo. Yay. Root beer to, I need to beer. Alam ko na. Sa birthday mo, sisiguraduhin kong maraming root beer. Sige. Kailan nga ang birthday mo? December 11. Seryoso? Oo naman. Bakit? December 11 din ako. Hindi nga. Hindi nga. So ano yun? Ibig sabihin nun, MTB tayo. MTB? Meant to be. Buti na lang, cute ka, no? Ang corny mo. Ayoko! MTB. Lobo na yon. Ano ngayon? Nagmukha akong tanga at sinira ako yung date nila. Ano ngayon? So what, Tom? So what? Saan ba tayo? Sandali lang. Okay. Pwede ba? Ano ba to? Okay, bibitawan ko yung mga mata mo pero huwag kang didilat. Hindi ako dilat. Hindi ka pa yung dumilat. Okay, sige. Pwede na? Hindi lang. Limang hakbang. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Pwede na.
ka umiiyak. Kaya huwag mo akong pansinin na. Masaya lang ako. Masaya ang masaya. Batok niya kung may marka siya katulad ko. Pero wala! Hindi siya ang itinakda? Maahit, may marka sa ibang bahagi ng katawan niya. E di, check mo! Kung gusto mo siya gawing bampira, gawin mo na! Kesa yung pumupunta ka dito sa lugar ko ng ganyan! Pero nakita ko kung gaano siya kasaya! Paano kung tama si Imelda? Paano kung gagawin ko siyang bampira pero ikasusuklam niya ako? Sa tingin mo, okay lang sa akin na lagi mong bukang bibigyan taong yan? Sa tingin mo, okay lang sa akin na nakikita ka nagkakaganyan ng daan sa kanya? Samantha, vampira nga ako. Pero may puso rin ako at may pakiramdam. Pero kaibigan kita, Tom. Magkasama tayo. Malagi. Magkasama tayo sa lahat. Kanino pa ako pupunta? Hindi sa akin, Samantha. Hindi sa akin. Saan, umalis ka na. Hindi ko alam na marunong ka palang gumawa ng ganito. Hindi ko rin alam. Pero alam mo, masaya ako pagka gumagawa ko nito. Tahimik ang pakiramdam. At alam mo, gusto kong seryosohin to. Iniisip kong magpatayo ng sarili kong paggawaan ng furniture. Tapos sinabaldo ko kunin kong mga trabahador. Sa tingin mo? Okay-okay yun. Okay lang sa'yo? Na itong boyfriend mo hindi na high-powered executive? Gagawa na lang ng mga upuan? Bakit naman hindi? Liya, ibang-iba na ako ron sa Mateo na kilala mo noon. Hindi na ako nagpapatakbo ng isang multi-million real estate company. At tong mukhang to, hindi na magiging cover ng mga magazines. Mateo, kahit na ano pa yung gusto mong gawin, kahit na kahit sino pa yung gusto mong maging, tanggap ko at mahal kita, okay? Kahit nga si Mr. Rodriguez na bastos, walang modo, tayo na mga empleyado at saka ng sekretarya, minahal ko eh. Sino yung bastos at walang modong Mr. Rodriguez na yan? Ikaw. Ako? Ikaw, Mr. Rodriguez. Kailan pa? Ako ba yan? Hindi ko alam na pwede pala maging ganito kasi. Tatakot tuloy ako. Shhh! Magiging masaya tayo kahit anong mangyari. Pangako ko yan sa'yo. Kailangan kang gawin para sa akin. Madam Lucille, may mensahe si Wayang Vivian. Ito ang inyong punong bantay. Nakahanap ako ng mga ebidensyang magpapatunay na bumalik na ang mga bampira. For the past few years, ginawa ko ang lahat para hanapin ang mga halimaw at protektahan tayong lahat. But all my efforts have been put to stop pagkatapos akong ipakulong ng konseho ng mga waya. Kaya humihingi ako ngayon sa inyo ng tulong.
huwag kayong pumayag na patuloy akong ikulong ng walang dahilan. Ngayong kailangan niyong lahat ng proteksyon ng isang punong bantay. Kalat na sa mga taong lobong ang tungkol sa mga bampira, anak. Muntik nang mag-stampid ang ilang eskwelahan dahil sa panic ng mga magulang at ng mga teachers na pauwi ng mga estudyante. Marami na ding tumatawag sa hotlines natin tungkol sa kumakalat na video, Abraham. Kailangan na nating harapin yung mga taong lobo. Pakalmahin natin ang sitwasyon. Hindi ako makapaniwala na gagawin ni Vivian yun. Hindi niya dapat tinulungan si Lucille na manggulo. Mga kasama, sandali lang. Sandali lang, mga kasama. Lilinawin namin sa inyo ang lahat sa lalong madaling panahon. Pero sa ngayon, hinihiling namin na manatili kayong mahinahon. Sandali lang, huminahon kayo. Huwag tayo magpadala sa takot at sa emosyon. Huminahon kayo! Abraham, napanaloon namin yung video ni Lucille. Dagdag kakagulo na yung mga taong lobo sa labas dahil bumalik daw yung mga bampira. Nakakala pa nila, pinakulong yun si Lucille kasi ayaw niyang isekreto yung tungkol sa pagbabalik ng mga bampira. Inaayos na namin ang sitwasyon. Umubo kami ng plano na ipipresenta namin sa mga taong lobo. Gustuhin man naming tahimik na hanapin ang mga bampira, hindi na pwede yun ngayon. Tito, gusto ko sanang sumama sa paghahanap sa mga bampira. May kapangyarihan na ako, pwede na akong lumaban. Para ano? Para traidorin mo rin kami, kagaya ng ginawa ng iyong ina? Ikaw ang dapat tawaging traidor, Vivian, sa ginawa mong gulo ngayon. Ako naman ngayon ang pinagbibintangan mo, Abraham. Ilalagay mo rin ba ako sa kulungan, kagaya ng ginawa mo kay Lucille? Can you really afford to do that? Nagkakagulo na tayo, Abraham. Ngayon mo kailangan ng buong puwersa ng mga waya. Usap tayo. Wayang Ricardo, alam ko magsisimula ng laban natin sa mga bampira. At kailangan yun ng mga tao. Meron akong karanasan lumaban sa mga bampira. Matutulungan ko ho kayo. Ipagpaumanhin mo, Leah. Pero kilalang iyong ina sa pakikipagsabwatan sa mga bampira. Walang kahit sino man dirigman lobo ang papayag makipaglaban sa tabi mo. At hindi ka nila pagkakatiwala muli. Sa takot na uulitin mo lang ang krimen ni Lyka! Patuloy pa rin kaming nagsasanay para sa mga taong lobo. At handang-handa na kami sa araw na dadating ang bagong buwan. Kamusta na pala ngayong anak? Maayos naman ang lagay niya Severina. Naghahanda na rin siya para sa laban. Ang taong naaamoy mo ay si Gael. Kaibigan ni Rafael ang kasamahan natin. Ilang buwan na rin siyang naging insayo at nagpapalakas para sa muling pagkabuhay. Ngayong gabi ang ritual niya para maging vampira. Magiging malakas siyang mandarima para sa atin. Nabibingil lang ba ako, Mateo? Eh, gamit sana yung natitira kong pera. Gusto ko sanang magtayo ako ng furniture company.
At gusto ko sana kunin kayo para magtrabaho sa akin. Ito kasing mga nakaraang linggo, na-inspire ako sa inyo eh. Na-discover ko na meron palang isang bagay ako na kaya kong gawin. At hindi ko alam na gugustuhin ko to. Gusto kong tulungan kayo na mapalago itong negosyo nyo. Pero yun eh kung papayag kayo. Chef, meron naman mo tayo! Chef! Maraming salamat! Salamat, ha? Salamat! Gusto ko rin sumali. I have money. I can be a co-investor. A partner. Sasali ka sa maliit na negosyo namin, Sam. Don't get me wrong, ha? Pero baka hindi ka sanay sa gantong kaliit na mga negosyo. Baka magka-problema ka lang in the long run. I believe in your talent. At maniwala kayo sa akin, kailangan ninyo ako sa negosyo na to. Kaya ko ibenta ang produkto ninyo sa kahit sino sa daan. Sigurado ka? Oh! Hamon, oh! Hamon, oh! Ha? Ha? Let's get it on! Hindi alam ng mga Waya kung anong kaya mong gawin, Lia. Na nasusunog mong balat ng mga bampira ng isang hawak lang. Kung sasabihin natin yun sa kanila, mababagong ba yung isip nila? Sa tingin mo maniniwala sila? Kung ayaw nila makipaglaban sa tabi ko, didiwag. Pero hindi nila ako mapipigil. Kung kinakailangan humarap ako sa bampira na mag-isa, gagawin ko yun. Baka mahanap ko pa yung bampirang pumatay sa mga magulang ko. Dito tayo. Diyan sa lalaking yan. Parang kalokohan naman itong ginagawa natin eh. Para tayong makakabenta ng sketch lang ang dala natin. Diyan lang kayo. I will handle this. Good morning! I'm from Rodriguez Furnitures. May papakita lang ako sa'yo ng ilan sandali. Sorry, miss. Maganda ka kasi. Pero kung sales lady ka, hindi ako interesado. May pustahan lang kami ng kaibigan ko. Maganda naman ang design, hindi ba? Gusto ko mag-order ka ng isa nito sa amin. Han? Ano yan? Wala, Han. May nagbebenta lang ng furniture. Halika nga muna sandali. Sorry, miss. Hindi ko kailangan yan. Han! Pwede bang kunin ko na lang ng number mo? Sandali lang, Han. Hindi nakakatawa. Ah, sorry, sorry. Hindi pala nakakatawa yan, Olive. Sorry. Oh, tubig ka muna. Alam mo ate, napansin ko, di ka marunong. Gusto mo eh, turuan pa kita kung paano magbenta. Kasi wala ka namang ginawa kanina eh. Tinitigan mo lang yung customer. Tapos parang pinakita mo lang yung design. Di ganun. Dapat marunong ka makipag-usap at makipag-sales talk. Parang ganito po. Sir, a very good morning! Pwede ko po mahingi ang sandaling oras ninyo. Sandali lang po ito at a very special price. Yan ate, ganyan. Ayun ate, subukan mo! Excuse me, alam kong nagmamadali po kayo, pero pwede pong makuha ang nalalabing oras ninyo. Ating, kung funeral plan yan, I'm not interested. Hindi pa naman ako mamamatay, especially, mas maganda ako sa'yo. Excuse me. Nalalabi? May gumagamit pa ba nun? Magamit nga. Halika na, umuwi na tayo. At baka maubos ang mga nalalabing oras natin. Tama. Halika na. Nalalabi. Nalalabi. Parang alam ko na kung nararamdaman ni Mami nung edad. Kung gaano kasakit siguro para sa kanya yung napatay na mabampira si Daddy. Parang ganun din kasi nararamdaman ko kay Mateo eh. Ngayon nagbalik na yung mga bampira. Mads, ayoko mangyari sa akin nangyari kay Mami. Ayoko mawala sa akin si Mateo.
Puprotektahan ko siya kahit anong mangyari. Ilalayo ko talaga siya sa panganib. Mites, tutulungan kita. Tara, puntahan tayo. Sino? Isang taong makapagturo sa mga bangkira. Jethro! Jethro! Atuloy, bakit? May problema ba? Jethro, pasensya ka na. Pero hindi ko na mahihintayin desisyon mo eh. Kailangan mo na sumama sa amin. Jethro, kailangan mo na maging gabay. Ikaw lang makatulong sa lahi namin laban sa mga vampira. Vampira? Wala akong alam sa vampira. Tsaka imposible yung sinasabi mo eh. Dumadating lang sa akin yung mga nakikita ko, hindi siya ino-on and off parang TV. Shhh! Katulad ng sinabi ko siya, kayang-kaya ka namin tulungan ni Tito Abraham. Sige na mo. Tigilan niyo ang anak ko. Halika na, sumakay na tayo sa tricycle. Sumakay na! Sir, sandali lang ho. Ako si Lee Ortega. May kailangan ko kayo malaman tungkol sa anak niyo eh. Kilala kita. Hindi ako magkakamali dahil kamukhang-kamukha ka ng nanay mo na si Lyka. Kilala niyo mami ko? At alam ko rin kung anong pakay niyo sa anak ko. Gagawin niyo siyang gabay. Pero hindi ako papayag na mangyari yun. Paano yung nalaman ng tungkol sa gabay? Pamangkin ako ni Trixie ang dati niyong gabay. Ako yung tick boy. Noon, nung nandun ako sa mga taong lobo. So kayo po yung dapat na gabay sa susunod sa tsahin niyo? Kayo yung batang kinukup ng mami daddy ko nun. Kung ganun, alam niyo kung anong klaseng kalaban na meron kami. Hindi lang kami mga taong lobo ang nasa panganib niyo, sir. Pati kayong mga tao. Kahit anong oras, pwede kong sugurin ng mga vampira. Oo, malaki ang utang na loob ko sa mga magulang mo. Pero hindi ako papayag na madamay ang anak ko sa gulo ng mundo niyo. Mamamatay muna ako bago mangyari yun. Sir. Sinungaling kayo sa akin, Tay. Narinig ko kanina kung usap niya sa atin, Lia. Mula bata ako, alam niyo na kung anong nangyayari sa akin. Hindi kayo nagsalita. Iyayin niyo ako matakot at maniwala na ako lang ang ganito. Ayun pala sa iyo pala naman na to. Tawarin mo ako, anak. Hindi kayo nagsabi sa akin. Hindi niyo ba alam kung gaano sana nakatulungin sa akin? Natakot ako para sa iyo. Dahil alam ko ang nangyayari sa mga katulad nating gabay. Kay Lola Sela mo, kay Tita Trixie mo, namatay sila. Dahil sila ang gabay ng mga lobo. Kaya lumayo ako. Hindi ko alam, may papasa ko sa iyo ang sumpa. Tara. May nalalabi pa bang kanin dyan, Sam? Pabot niya. Talaga si Sam. Huwag mo nga asa rin si Ate Sam. Siyempre, social channel niya. Salamat po. Oh. Malalalim at Tagalog na ganun. Mm-hmm. Yan. Sir, matanong ko naman. Eh, paano po ba ito? Ano po ba desisyon ninyo tungkol dun sa pagsali sa atin ni Sam sa ating munting negosyo? Oo nga, Mateo. Ano nga ba? Kung ako tatanungin, gusto ko talaga maging boss niya si Ma'am Sam. Siyempre, ma-inspire ako lalo magtrabaho niyan, ha? Ako rin! Parang mas maging close pa tayo, di ba, te? Oo nga naman. Sir, parang hindi naman kasi kompleto kung hindi kasama si Sam doon sa ating negosyo. Kasi alam mo, kapamilya na rin natin yun eh. Omiya, that's what you feel about me? Of course! Hinarap mo nga si Clarice, pinagtanggol mo kami sa kanya eh. Siyempre, tawag natin doon, kapamilya. Thank you. I really appreciate it. Oh, sweet. So, ano daw? Uy, naku, ikaw talaga. Kahit kailan. Eh, kapamilya ka na pa eh. Ano pong magagawa ko? So, kung talagang gusto mo,
Eh, i-welcome ka namin sa munting negosyo namin. Alright! Oh, yes! Masarap din. Thank you. Thank you, Mateo. You have no idea what this means to me.